给他开空气那树叶当我们都把他那边把他那边嘎你离不当的 street 能用冷白不不露丁不不露丁嘎Sinusundo kita Sinusundo Asahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yo Asahan moSa akin mo isabit ang pangarap mo Di ko kulangin ang ibibigay Isuko ang kabatuluyan kang bumitaw Ika'y manalig, oh manalig ka Sinusundo kitaSinusundo Asahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yo Asahan moAsahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yo Asahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yo Asahan na sa liwanag moSinuyod ang buong mundo Maghihintay sa iyong sundo Handa na sa liwanag mo Sinuyod ang buong mundo Maghihintay sa iyong sundo Asahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yoAsahan mo Mula ngayon Pag-ibig ko'y sa'yo Asahan mo Not just two but five characters ang ginampanan ng Kapuso actress na si Kate Valdez sa GMA Afternoon Prime series na Unika Iha.Isang milestone ito para kay Kate dahil bukod sa multiple portrayals niya sa serye, ito rin ang unang beses na gumanap siyang bida sa telebisyon. Nakakwentuhan namin si Kate tungkol sa kanyang Unika Iha experience at may special announcement pa na ika-excite ng avid viewers ng serye. Alamin kung ano yan dito lang sa Kapuso Insider!Bianca, Hope, Fatima, Charity at Agape. Lahat ng yan ay mga karakter sa Kapuso afternoon drama na Unika Iha na ginampanan ni Kate Valdez. Sina Hope, Fatima, Charity at Agape ay mga produkto ng cloning mula sa DNA ni Bianca. Ito na nga ang pinaka-challenging na proyektong ginawa niya to date dahil iba-iba ang personalidad ng bawat karakter na nagpakita ng versatility ng actress. Yung gumawa ka ng mga gestures...yung mga likes and dislikes ng isang character, madami na eh. Marami ka nang kailangan i-build. Yung pa kayang lima! Medyo, parang napaisip ako, tama ba itong ginagawa ko? Kakayanin ko ba to?
hindi ko po talaga inisip na magagawa ko siya. Ito ang unang pagbibida sa TV ni Kate na nakilala sa kanyang antagonistic roles na sina Mira, Natalie at Caitlyn. Sa unikaiha, iba't ibang klaseng kontrabida ang nakaharap ni Kate bilang Hope na main character niya sa serye. Feeling ko din, aping-api ako. Totoo talaga siya nadadala mo sa parang everyday na ginawa ng Diyos. Inisip ko na wala akong karapatang mabuhay. Parang lagi na lang akong pinahihirapan, ganun. Kaya ang happy ako after nung taping namin, nagkaroon po kami ng rest day, yung ganun, na parang pause. Kaya sinelebrate ko rin po yung New Year ko sa buhay para to like, you know, disconnect and i-shake off yung mga pinagdaanan ng character. Ngayon lang po ako naka-experience ng ganun kadaming kontrabida sa isang character. Mm. Parang every week ata may mamimit ako si, di ba, from Lorna, Carnation, to Lucas, to kay Kuya Mark Heras, kay Zach. Saan na nakakapagpunta nito? Isa na nga sa kanya mga kontrabida sa unikaiha ang aktres na si Faith Da Silva na kaibigan rin ni Kate. Dinepensahan naman ni Kate si Faith sa mga bumabatikos rito dahil sa kanyang role sa soap opera. Sa totoo lang, uunahin ko na po, walang personalan. Trabaho lang. Characters namin yon, which is, it's for the audience and for the story at sa character na pinoportray namin. Yung pagiging kontrabida namin or say kay Faith, she's portraying Carnation na laging inaapi si Hope. Sobrang layo kay Faith. Kung alam niyo lang, nakikita niyo siya sa pag-host niya sa TikTok Lock. Diba? Grabe yung pagiging makulit niya. Diyan yung person. Yun si Faith. Yun yung totoong Faith. Sobrang ano siya sa set. Alam mo yung kahit na minsan pag nag-blocking kami or nag-reading kami, kahit nagsusungit siya, minsan hindi namin maiwasang matawa kasi meron siyang natural side na parang pagiging comedian. So kahit ako minsan, kailangan ko talagang sobrang effort na i-feel na masungit kasi siya dahil I know her and I know sobrang funny siya. Kaya minsan, totoo lang, isa po sa challenging sa akin na i-convince yung sarili kong kontrabida siya. Ayon kay Kate, malaki ang naitulong ng kanyang co-stars tulad ng on-screen partner niyang si Kelvin Miranda para mapagaan ang atmosphere sa kanilang set sa kabila ng seryosong kwento ng unikaiha. Opo, kasi si Kelvin talaga makulit din talaga yan sa set. Pero syempre, pag trabaho, seryoso kami. Pero kapag minsan hindi pa nag-detect, ganyan, blocking pa lang, kapag sinumpong niya nakakulitan, ay grabe. As in, maski si Derek yung parang, may mga bata sa set, yung gano'n. Well, literally, we're just kids sa set. Naglalaro lang talaga kami. Although, mukha lang talaga ng seryoso because of the story and the mga ginagawa na eksena. Pero, sobrang kulit lang namin nila, Kelvin. Grabe yan. Tsaka, magaling siya mag-gitara, ganyan. Kaya pag break time namin, nag-gitara siya, ganyan. Tapos, nakanta kami, makikisabay, ganyan. Yung jamming namin. So, it's really good co-worker. Hindi lang patok online ng unikaiha. Dahil humahataw rin ito, pati sa TV ratings. Dahil yan, syempre, sa mga kapuso natin na sumusuporta at sumusubaybay sa unikaiha. It's really nakakataba ng puso na tatagal po yung show namin. Akala namin hanggang doon lang. Like, 3 months, I guess? Huwag palampasin ang nalalapit na pagtatapos ng unikaiha sa GMA Afternoon Prime. For more exclusive news and videos about Kapuso stars and shows, visit gmanetwork.com. Follow us on our social media pages here. Sabi nila, once you make a decision, the universe conspires to make it happen. Pero minsan, the universe will ask you to be patient. Not because it's punishing you, not because it's protecting you from certain energy.
ang rason, the universe is preparing you for the next stage. I am Julie. I am Raver. And this is Julieverse. I'm Bae, once again, here with the ATM channel for your adventure taste moments. We're currently here at the Newport Performing Arts Theater. Now, before we launch into the Julieverse, I want to take you guys behind the scenes for this much-awaited concert. Kaya, let's blast off in 3, 2, 1. So, hello, Direct Paolo. Thank you for letting us catch you. I'm sure you're tired after this wonderful production. So I just wanted to ask you a few questions, if that's okay with you. No problem. Number one, what was your feeling when you found out they asked you to direct Julieverse? Well, si Julie, I've been making paramdam na to the management for a very long time. Time for Family Feud! Let's meet our two teams, actress and surfing champion, Mara Lopez with Kim Lopez. Actor and city councilor Irving Vihandre with Team Vihandre. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Bingo Dante. Magandang hapon po. Good afternoon, guys. Welcome to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Woo! Summer na! Summer agad! Summer na, guys! Siyempre, squad goals ang mag-beach at maglaro sa paliga ng basketball, hindi ba? Kaya ngayong hapon, sasamahan tayo ng youngest Pinay surfing champion at first-time city councilor. Unahin po natin ang Team Lopez, headed by Mara Lopez Yokohama. Hi, Mara! Hello. Thanks for having us. Sobrang excited kami at kinakabahan. Huwag kong kabahan. Kayang-kaya niyan. Bagong lahat, pakilala mo naman ang Team Lopez, please. Okay, so minsan nanay, minsan best friend ko, pero always partner in crime, Maria Isabel Lopez. Hello po. Tita Isabel. Yes, of course. Good to see you again. Yeah, same here. Best friend ni Mommy at pinaka-fun na tita and very talented, Miss Benji Pascual. Hello, Miss Benji. Welcome to the Family Feud. And my most beautiful and elegant friend, si Maria Cylene. Hi, Cylene! Yan, kompleto po ang Team Lopez. Mara, speaking of partners, nakasama mo ang mami mo sa Survivor Philippines. At yes, siyempre, kakaibang challenge naman itong gagawin ninyo. Oo naman, so alam nila na talagang palaban kaming mother-daughter team. Kakaibang tandem talaga. And grabe, ma'am, you're also into art. Kayo po, you're yes, both into art. Yes, kami ni Banji. Yeah. Wow, can you please tell me more well, about it? I'm doing mosaic art. Ginagamit yung medium is glass. So dinidikit yun isa-isa. Tapos recently, I've been doing exhibits in the US. Wow. And commissioned work. So in between show business job, syempre nag-showbiz pa rin. In between is my artistic endeavor. Kakaiba. Sana po ang wish ko, lumabas din yung pagka-artistic po ninyo sa pagsasagot mamaya sa survey. Kailangan na kailangan po yan. Minsan, meron talaga po mga sagot sa survey na hindi nyo maisip na kung bakit ganun yung mga sagot ng 100. And I'm sure magagamit nyo po yan. Kaya good luck. Good luck sa Team Lopez. Ngayon naman po, ang makakalaban nyo, isa pang alumnus ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Walang iba kundi si Irvic Vihandre at ang Team Vihandre. Irvic, welcome to Family Feud. Welcome, welcome. Bago lahat, Irvic, pakilala mo naman ang Vihandre family dito sa Family Feud. At syempre, ang aking katabi, ang aking mahiyaing mami, Mami Vicky. Hello po, Ma'am Vicky. Welcome. At ang aking nerviosang tita, si Tita Lori. Hello. Tita Lori, huwag po kayo mag-alala. Madaling-madali lang po ito, hindi kayo na-nervous dito. At ang pinakamaganda kong sister,
wala na kasing pagpipilian, nag-iisang kapatid na babae, si Erica. Hello, Erica. Welcome. Ayan po, bumubuo na po ang Vihandre family. Una sa lahat, Ervix, congratulations sa pagiging first-time city councilor. Ngayon na nasa public service ka na, ano ba ang mga pagkakapareho ng pagiging isang aktor, you know, in show business at pati yung public service life? Kasi I'm sure may mga similarities yan. Pinagkakapareha nila, maraming intriga din eh. Ganun din. De, pero mas maraming tao kang mamahalin at nagmamahal sa iyo. Yun ang pinakamagandang pagkakapareha. Good answer. Kaya good luck sa inyo. 200,000 pesos at stake at hindi lang yan, 20,000 para sa chosen charity. Kaya good luck Team Vihandre and good luck Team Lopez. Let's do this. Alamin na po natin ang sabi ng survey. Ako para Survivor Philippines, Mara, Ervic, let's play round one. Come on. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Saan kadalasang ginagamit ang perang niloloan? Mara. Sa pagbili ng bahay. Pambahay, sabi ni Mara. Sabi ng survey ay... Hop! Ervic, pwede pa makuha ang top 2 answers. Saan kadalasang ginagamit ang perang niloloan? Pagbibili ng kotse. Kotse! Yan, kung may bahay, baka nandyan ang kotse. Uy! Pass or play, Mara? Play. Ervic, balik muna tayo sa iyong pamilya. Let's go, Mara. Mami Isabel. No coaching muna. Saan kadalasan po ginagamit ang perang niloloan? Pambayad utang. Yan, narekta na. Services. Yon. Wow. 3 more to go. Benji. Pambayad sa ospital para sa kalusugan. Services. Okay. Sign in. Pambayad sa school? Sa school. Sa quiz survey. Survey says. Meron. Dalawa na lang. Mara, back to you. Saan kadalasan ginagamit ang perang niloloan? Sa pagsimula ng business. Yan. Business loan. Negosyo. Sabi ni Mara, business loan. Survey. Isa na lang po. Baka ma-perfect nyo. Saan po kadalasan ginagamit ang perang niloloan? Pambili ng kotse. Sasakyan. It's already there. Ay, mula. Nandiyan na. Thank you, Reed. Vihandre family, stand by to steal. Si Evangeline? Sa kasal! Pangregalo ba yun o sa mismong kasal? Either way, basta reception, lahat na pangkasal. Survey! Ito na, Vihandre family, pwede na kayo mag-steal. Erica, ano kaya? Saan kadalasan ginagamit ang perang niloloan? Pambayad ng pag nagbe-birthday. Pamparty. Pwede. Ma'am Lori? Siguro sa pagpapagamot. Kalusugan. Yes, Ma'am Vicky. Saan po kaya kadalasan ginagamit ang perang niloloan? Pang-bili ng regalo sa mga may okasyon. Pang-regalo. Yan, pwede po yan. Pwede, lahat pwede. Pero Ervic, magaganda yung mga sagot nila. Pwede manggaling sa iyo huli. Baka may sarili kang ibang sagot. Saan kadalasan ginagamit ang perang niloloan for a chance to steal this round? You got 3 seconds. Pangregalo. Yan. Pangregalo. Ang sabi ni Ervic, sinunod niya kanyang mami to steal the round. Tignan natin kung nandyan yan. Ang sabi nila pangregalo, ang sabi ng survey ay... We'll see number 5, please. Grocery. Mahal na kayo, sibuyas. Mukha kailangan pang loan para magpag-grocery. Anyway, una pong nakascore ang Team Lopez with 82 points. Makahabol kaya agad ang Team Vihandre. Tingnan po natin, abangan natin sa pagbabalik ng Family Feud. Chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now Dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Ilan ang gusto mo maging anak? A, 3. B, 5. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Team Puri! Kapitan kami! Pageant Reactor! Team Puri!
Lagi namin napapanood yung Family Feud. Si Kika sa TV lagi nakatutok. Ako naman sa online. So, na-excite kami. Tapos, nung nalaman namin na magkakaroon nga ng pakontos ng Family Feud sa mga tulad namin, so, nag-try kami kasi alam namin marami kami itong matututunan at maganda experience so para sa amin. Yung alam nyo guys, yung makapunta lang kami dito sa Family Feud at makalaro, sobrang sarap na sa pakiramdam. Pagkapanalo po, makita lang po, yung... makita lang po si Dino. Sobrang bayad po ni Dino ngayon. Sobrang siya yung nag-upload kami. Hindi na namin sabihin, hindi na namin kailangan sabihin na, ay, mapicture kami sa nila natin. Kami nanalo, pero it was very, very fun. Yung experience, sobrang saya. Experience pa lang panalo na kami. Yes. And ding dong. Yes. Yes. Sobrang panalo ni. Hindi lang sila panalo sa akin. Yes. Ang bait. Sobra. Super down to earth. Halong-halong experience. Nakakaba. Nakakatakot. Doon ko napatunayan or namin napatunayan na iba mag-isip ang mga Pilipino. Iba tayo. Iba talaga. Sa Family Feud, marami kayong matututunan dito. Tapos talagang napakagandang experience. Masaya. Sobrang masaya. Lifetime lang. Pero grabe, as in, sobrang ganado din. Ang dami din lang sa schedule. Yeah, double-double yung sayang mararamdaman mo pag sumali at nag-double interview. Lalo-lalo kung nanalo ka, oh my God. Sulit yung pag. First time to natin lahat, no? Yes. First time to first time. Maraming salamat sa lahat ng tao na nasa likod nun at sa mga pamilya namin na sumuporta sa amin. Wala man sila dito ngayon, pero alam namin sa mga puso nila sumuporta. Yes. Salamat din sa mga boss natin na pumayag sa mga emergency leaves natin. Pumayag, di ba? Pumayag. Pero first GA7, sobrang ganda ng show. Gusto namin pasalamatan, unang-una sa lahat, ang Diyos na nagbigay sa amin ng opportunity na makapaglaro dito at mapakilala at na-express namin yung bawat isa. Maraming salamat kay Sir Ding Dong sa napaka-joyful na at magaling na host. Please watch Family Feud! Mondays hanggang Friday, 5:40 PM dito lang sa GMA! Matagumpay ang naging pagsisimula ng pinakabagong multi-platform showbiz news talk show ng GMA na Fast Talk with Boy Abunda. Patunay dito ang pagiging trending ng bawat episode dahil sa big revelations ng celebrity guests. Pero ang host nitong si King of Talk, Boy Abunda, ano naman kaya ang ibinahaging juicy revelation? Alamin yan dito sa Kapuso Insider! Masaya ang batikang host na si Boy Abunda sa kanyang pagbabalik sa GMA. Sa kanyang exclusive interview sa GMAnetwork.com, ibinahagi ni Boy na ang kanyang bagong talk show ay kombinasyon ng kanyang mga natutunan sa halos 3 dekada niya sa industriya. Umalis ako, I was Star Talking. Ngayon po, bumabalik po ako, I'm Fast Talking. So ang dami ko na pong nalaman. At parati kong sinasabi, dito po ako natuto maglakad. Dito po ako natuto lumakad. Sa kabila, I learned how to fly. Ngayon, the whole challenge is to be able to combine both. Paano ang maiibang palabas na ito? This is the amalgamation of everything that I have learned all these years and all the things that I have yet to learn. Ibinahagi naman ni Boy ang kanyang sikreto upang epektibong kumonekta sa kanyang mga nakakapanayam. It is important as an interviewer, and I do this to the best I can, that I see my guest. You have to see your guest. You have to listen. Kailangan nakikita mo ang panauhin. And dapat klaro ang intention. Sa tagal kong interviewer, hindi ako kailanman umupo sa harap ng isang panauhin ng isang guest na ang aking intention was to embarrass, to humiliate, to demean. Hindi. Bahagi lamang ako ng kwento. I do my interviews because I'm part of the storytelling process. Bahagi ako ng storytelling. So, my guests know that the best way to connect is to acknowledge the presence of each other. Sa tanong naman kung anong legacy ang nais iwan ni Boy sa kanyang mga manonood, ito ang kanyang naging sagot. Naalala ko when I was doing the presidential interviews in the last elections, may mga taong nag-criticize, hindi ako pikon,
Welcome back to Family Feud! Bago pong lahat, hello muna sa ating mga loyal viewers, whether on free television, GMA Pinoy TV, or sa live stream. Nako, alam niyo po, tuwing nanunod po kayo, napakasarap po ng feeling namin, parang panalo po parati ang lahat ng tao dito. Maraming salamat. Going back to the game so far, nananalo ang team na mag-inang Mara Elizabeth Lopez. Pero this time, tapatan ng mga mami. Tita Isabel, Tita Vicky, let's play round two! Ayan. Good luck. Good luck po. Here we go. Top 6 answers are on the board. Ano ang sign na ang kaibigan mo ay ipinaglihi sa palaka? Ma'am Isabel? Maingay. Maingay. Ang sabi ng survey ay? Ay, kumukokak. Pwede niyo pa makuha ang number 1 answer. Ano po ang sinyalis na ang kaibigan mo ay ipinaglihi sa palaka? Malaki ang mata. Malaki ang mata. Pwede. Survey says... Uy! Tita Isabel, pass or play? Play. Play. Balik po muna tayo. Let's go. Ma'am Isabel. Pass sana. Hindi ko alam. Ano pong sign ang kaibigan niyo ipinaglihi sa palaka? Maraming kulugo. Maraming kulugo. Wala! Survey. Oh, yeah. Ang galing. Shailene? Ano ang sign na ang kaibigan mo ipinaglihi sa palaka? Moisturize. Moisturize. O kasi, yung balat, di ba? Ano ba yung balat ng palaka? Smooth. Slimy. Slimy, di ba? Hanap yan. Ibang imagination yun, ha? Moisturize. Survey. Wala. Mara, bakit yung natatawa? Kasi, gusto ko sana ipass niya, inplinin niya. Mahirap, okay, pero kaya-kaya. Isipin yung tatlo na lang, oh. Oo. Anong sign ng kaibigan mo ipinaglihi sa palaka? Magaling lumangoy. Magaling lumangoy, maaari. Answer ba yan, survey? Good answer, good answer. Magaling lumangoy, wala. DeAndre family, pwede na kayo mag-huddle. Isabel, ano ang sign ng kaibigan nyo ipinaglihi sa palaka? Malaki ang bunganga. Kaya maingay. Answer ba yan? Survey. Wala. Okay. Here's your chance to steal. Ito na po. Erica, palaka. Okay, think palaka. Ano ang sign na kaibigan mo ay ipinaglihi sa palaka? Butete. Butete. Malaki chan. Ma'am Lori? Sakang. Sakang? Ayun na. Ma'am Vicky, ano po kaya? Magaspang ang kutis. Magaspang ang kutis. Oh, dami magaganda, Irvic. Ano kaya sign na ang kaibigan mo ay ipinaglihi sa palaka? Sakang. Sakang! Yan ang kanilang sagot. Nandiyan kaya yan. Kung tama sila, masistip nila ang round na ito. Ang sabi ng survey sa sakang ay... Sakang! Tignan natin ang hindi nakuha number 6, please. Laging nakadapa. Eto, number 1. Ano kaya to? Basic. Tumatalon. Mahilig tumalon. Anyway, nag-iinit ang laban kasi nakapuntos ang Team Vihandre by 43 points sila. Pero leading pa rin ang Team Lopez with 82 points. Eto, sa pagbabalik natin, double points round na. Kaya dyan lang po kayo. Eto ang Family Feud. Chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now Dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Magbigay ng sikat na Joel A, Joel Billy B, Joel Torre. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Huwebes ay nipigtin
napansin ang bagong t-shirt mo. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw mo? Ilang tansan pa ba ang ipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat pati ang thesis mo. Pagkait ang hinahanap ko, sagutin mo lang ko, aking sintay, walang humpay na ligaya at asahang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y ko aking sintay, walang humpay na ligaya at asahang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay na tahimik at buong ligaya at aasahan. This is Lana Misalucha, and I'm right here at the newest lifestyle channel of JMA7, ATM, Adventure Taste Moment. Team Lopez, 82 points meron sila. Ang Team Vihandre naman may 43 points. Alam niyo, sobrang pareho po silang motivated dahil gusto nilang tulungan ng charity na napili na at magbibigay sila ng 20,000 pesos. Kaya good luck sa inyo. Next up, 1973 Miss World First Runner-Up at the age of 16 years old, Miss Evangeline Pascual versus Tita Lori. Let's play round 3. Double points round, ibig sabihin po, times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Top 5 answers are on the board. Kapag nahihirapang uminom ng tableta ng gamot, ano ang ginagawa mo? Miss Evangeline. Nilalagyan ng asukal. Nilalagyan ng asukal ang gamot. Okay, survey says. Wala po doon. Kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, ano po ang ginagawa niyo? Dinudurog or tinutunaw. Dinudurog o tinutunaw. Survey says. Top answer, pass or play? Pass. Pass, they're gonna pass. Nako, strategy. Ayan, nag-pass sila. Ayan na, ayan na. Ito, sa inyo napunta. Celine,
Pag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, anong ginagawa mo? Uminom ng tubig. Simple, di ba? Chaser mo ng maayos ng tubig. Uminom ng tubig. Survey. Wow, nandyan. Uminom ng tubig. Very good. Mara, pag nahihirapan uminom ng tableta, anong ginagawa mo? Ihahalo sa pagkain. Pagkain. Okay, ihahalo sa pagkain. Services. Yan. Good answer. Mami Isabel, kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, anong ginagawa ninyo? Halo sa syrup. Yeah, halo sa syrup. Survey. Okay, one more to go. Si Evangeline, isa na lang po. Kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, ano ang ginagawa ninyo? Alternative medicine, yung mga tapal. Liniment. Tapal. Alternative medicine. Nandiyan ba yan? Survey says... Wala. Silene. Kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, ano ang ginagawa mo? Nunguyain ko. Nunguyain! Iba yun! Chewable, standin ba yan? Wala! Stand by to steal. Pwede na rin mag-huddle. Mara, one more chance. Kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, ano ang ginagawa mo? Suppository. Suppository! Ang sabi ng survey ay... Okay, wala! So here we go. Vihandre family, this is your chance to steal. Erica, ano sa palagay mo? Mahihirapan uminom ng tableta, anong gagawin mo? Dextrose. Dextrose? Ma'am Lori? Ako yung gagamitan ng syringe. Gagamitan ng syringe, Ms. Vicky? Pwede pong pareho, kung sang-ayon po kayo sa kanila, pwedeng yun din. Pipilitin yung isyok-sok na lang. Pipilitin na lang! Sa pilitan! Elvick, isa na lang hinahanap natin, isang tamang sagot kapag nahihirapan uminom ng tableta ng gamot, ano ang gagawin mo? Dextrose ang gagamitin. Ide-dextrose, sabi ng Vihandre family. Ano kaya nasa survey kaya yan? We'll see about that. Survey says... Okay, number five, please. Takpan ang ilong. Takpan ang ilong, lalo sa mga bata, di ba? Parang gano'n, automatic, malulunok na kagad nila yan. Pag sinabing pipilitin, pwede ba yun? Hindi, bye. May pipilitin. Anyway, triple points round ng susunod, kaya hot na maglaro ang Team Lopez. Na may score na 250-43, pero isang round na lang. May isang winner na po sa pagbabalik ng Family Feud. Chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Saan ginagamit ang tissue paper? A. Pagligo. B. Paglilinis. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Yes, sir! Paula Nicole. I am Ricky Ding. And I'm Venus the Law. And welcome back to our channel. And to someone to explain kung ano yung look ko today, I feel like I'm a Neon Princess Warrior Dragon. Ano that? Actually, gusto ko yan. Ano din ako? Neon Pink Realness. Ako naman, zipline couture. May zipline po ba dito? Gusto ko lang, sana sumakay eh. Ako. Aminado ako ha, hindi ko ni-deny. Makala talaga ako. Pero nililis naman ako agad. Kasi mabilis ako mag-makeup, tapos mabilis ako mataranta. So, kung saan ko na nilalagay. Pero alam ko kung saan ko pa dadamputin. Kung saan ko siya kinalat, doon ko rin siya pupulutin, gagamitin. Okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Bakit may judgment po? Kami ni Brigading, mahilig kami kay Venus Manghiram. Hindi naman. Ang ganun lahat kami, actually. Pero mas mahiram ako kay Briggs. Ano ba yun ako sa'yo? Mahiram kami sa isa't isa. Ako, hiniram ko sa kanya pang-ahit.
Nang bigote. Ako nanghiram ako sa kanya ng toothbrush. Dati si Vinyas. Dati ano siya, as in gusto niya maagang nagpa-prepare lagi. The hours before. Pero nung araw-araw kasi kami nagsashow dati, na-train na rin siya na sumabay-sabay kami lagi matatapos. Mm-hmm. So ngayon ginagawa namin, tansyahan kami. So pagka naging makeup na yung isa, maging makeup na kami para sabay-sabay ang tapos. Ano so, namin kakabisado yung... Oh, wala kami sinabi ha. Hindi, pero pag kami kami naman kasama, siya yung pinakatakawa. Tawang-tawa yan sila sa akin yung mga yan. Pero pag nasa stage siya or ano, parang mayroon ka ba? Nagbabalik siya. Hindi ako mayroon magpatawa. Pero magaling siya magpayami. Gusto niyo po bang makita? Payami, isang payami naman siya. Tsaka siya po nag-iisang kamukawangis ni James Green. God, kumanta din na kayo. Ako nag-aaya lumabas, pero inuman. Ito. Wala, nagbago na kami. Parang hindi na. Wala na, hindi na kami maiinom kasi career muna. Actually, bihira na. Bihira na kami. Si Precious! Busy girl naman talaga kasi bilang title holder, dami niyang ganap, daming GC. At saka talagang hindi siya masagot, hindi siya ma-phone. Ano kasi pagising mo? Hindi siya ma-phone, no? Hindi siya ma-phone, ma-TikTok lang. Ma-TikTok, ma-TikTok. Ano pagising mo, 78 na GCs yung babasahin mo, makakapag-reply. 78? Ah, ito! Ito talaga. Kasi siya rin yung pinakamaganda sa amin. So siya yung maraming ano, ilalait. Kasi siya yung malapit na sa perfection. Anong ilalait? Kailan ko ba yung ilalait? Ang gaganda niya kaya. Mahilig yan mang bully. Talaga? Ang wrong yun? Ano? Ikaw ang bully. Ah, siya hindi ako bully. Ako pang, kasi talaga, ano, pang matalino. Ako, hello? Pang barumbado. Pang barumbado, bakit? Ako din, lahat tayo. Ako, ito matapang to eh. Ito pa magulo. Ako yung pinaka... Kahit? Ako yung sweet girl. Hindi, lahat kami. Para maano. Pinagli kasi ako sa ano eh. Sa sugar. Ako pinagli ako sa ano... Ikaw, sweet corn ako. Ako pinagli ako kay Taylor Swift. Gabong? Ayan si Precious. Ako... Diba yun? Ikaw? Hindi, wala kasi ako tuwa, pero hindi naman evilish. Pasok pang bida ba? Siya po, evilish lang talaga. Evilish. Ako, so ako. Taga-pusher ako ng mga... Pusher? Ay, may cheese naman. Ito naman ang go-go. Oo, sentyo-sentyosin ka pa. Kahit naman totoo. Para lumakas loob mo. Visit na to. Nanunod pa rin po kayo ng Family Feud. Ito, tatapusin na po natin ang laban ng Team Lopez who is leading with 250 points pero still fighting ang Team Vihandre na may 43 points. Kaya, Sileen and Erica, tara na. Let's play the final round. Let's do this! Triple na, times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Top 4 answers ang hinahanap natin. In English, magbigay ng hayop na ang name ay nagsisimula sa letter R. Eileen? Rat. Rat! Nandiyan ba ang rat? Survey. Erica, pwede mo pang makuha ang top answer in English, hayop na may name na nagsisimula sa letter R. Rabbit. Rabbit! Nandiyan ba ang rabbit? Survey. Top answer. Erica, pass or play? Play. They're gonna play. Eto na. Okay. Final round, Irvik.
Dalawa na lang hinahanap natin. Oh my God. Pag nakuha nyo to, automatic panalo na kayo. In English, magbigay ng hayop na ang name ay nagsisimula sa letter R. Rooster. Rooster! Manzan Bang Rooster! Rabbit, rat, rooster. Survey. Manzan! Mang Vicky, one more to go. In English, magbigay ng hayop na may name na nagsisimula sa letter R. Okay. One. I'm Lori. Letter R. Hayop na ang name ay nagsisimula sa letter R. One more to go. Rat. Stand by, Team Lopez. Erica, one last chance. If you get this right, tapos na. Pero kung hindi, mag-steam sila. Erica, magbigay ng hayop na ang pangalan nagsisimula sa letter R. You've got 3 seconds. Raccoon? Raccoon! 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 Andiyan ba ang raccoon? Survey, pakita mo nga yan. Wala! Okay, Team Lopez. Here's the situation. 288 points up for grabs. Kahit leading kayo, but if you do not get this right, masisteal nila yon. Okay. So you have to get this right. Sailin, hayop ang name ay nagsisimula sa letter R. Rhinoceros? Rhinoceros. Ma'am Evangeline? Wala! Wala! R. Rider! No. Rhinoceros? Rhinoceros, the one with one horn. The one with one horn. Ma'am Isabel? Oh my God. Rhinoceros. Rhinoceros, Mara. Name ng hayop na nagsisimula sa letter R, Mara. You've got 3 seconds. Mara, you've got 3 seconds. Reindeer. And what? Reindeer. Reindeer! Okay. Okay, reindeer. Kung mali sila, kayo ang panalo today. We'll see about that. Survey says... Reindeer! Ang ating final score, Team Lopez, 550 points. Team DeAndre, 43 points. Maraming salamat, Irvic. Thank you very much. Ma'am Vicky, salamat po. Okay, salamat. Sana eh, nag-enjoy kayo kahit pa paano. Team DeAndre po, mga kapuso. Thank you. And congratulations. Grabe instinct mo, ha? Kakaiba yung instinct. Ha? Ang hirap na na R. Mahirap yan. Iniisip ko, ano may makikita mo sa zoo? Wala akong maisip na R. Tsaka last minute, bigla. T-Rex. Sabi ko, T-Yon eh. Anyway, you've won 100,000 pesos already. Pero Mara, charity also. Guaranteed na yung charity doon, 20,000. And pwede pa doblehin yan for another 100,000 pesos. Total of 200, Mara. Basta dalawang players lang kailangan. Pwedeng hindi ako kasama. Sige, ako. Ikaw na. Okay, Mara and? And Banji. Okay. Mara and Miss Evangeline, makuha kaya nila additional 100,000 pesos. Alamin sa pagbabalik ng Family Feud. Hanggat marami ang lagman sa kahirapan at ang
My biggest what if is, what if there's no negativity in this world? Like, lagi lang masaya, lagi lang ups at walang downs. To me, love is unconditional. Sa totoo lang. Yung wala ka nang kine-question pa, wala nang what ifs, wala nang pero-pero. Yung talagang tanggap mo yung tao kung sino talaga siya. And for me, that is love. Yun na yun. So for my relationship green flag, for both friendships and like platonic relationships, would have to be yung respect talaga and respects your boundaries and the person like accepts you for who you really are. And I guess for the red flag, would have to be like the opposite of that. Yung hindi ka nila respeto, tries to change you in a very negative way. I think that's really a red flag. And I guess people who loves to talk about other people, like that's not really good. Kasi if they can sa iba, then they could definitely do it to you rin. So, yeah. My biggest what if is, what if there's no negativity in this world? Like, lagi lang masaya, lagi lang ups at walang downs. Like, what would the world be like? So aside from Sparkada, actors I would like to work with in the future would definitely have to be Miss Bianca. Kanina po nanalo ng 100,000 pesos ang Team Lopez, pero dito sa Fast Money Round, pwede po pong madagdagan yan na 100,000 pesos! Okay, nasa waiting area sa likod si Mara. Hindi po niya tayo naririnig. Miss Evangeline, let's play Fast Money. 5 questions which you have to answer within 20 seconds. Okay, good luck po sa inyo. 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng 100 babae. Ilang beses ka nagluluto sa isang araw? Go. 3. Prutas na nasa fruitcake. Pineapple. Noong bata ka pa, anong gusto mong maging paglaki mo? Beauty queen. Anong meron ngayon na wala pa 50 years ago? Cellphone. Word na ka-rhyme o katunog ng song? Long. So, ma'am? Wow! Ito na po. Nag-survey kami ng 100 babae. Ilang beses ka nagluluto sa isang araw? Sabi niyo, 3. Sabi ng survey ay... Wow! Wow! 51 points! Prutas na nasa fruitcake. Ang sabi nyo, pineapple. Survey says... 3 points! Nung bata ka pa, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang sabi nyo, beauty queen. No, but seriously, nung bata ko kayo, gusto nyo na ko talaga maging beauty queen. Gusto ng nanay ko maging beauty queen ako. I was named after a beauty queen. Wow! At nagkatotoo, siyempre. Nagkatotoo. Ang sabi ng survey dyan ay... Anong meron ngayon na wala pa 50 years ago? Asahin mo cellphone, ang sabi ng survey dyan ay... Come on, baby! Yo! Oh, word na karay mo, katunog ng song, ang sabi niyo long. Survey says... Boom! 133! Ma'am, balik mo muna kayo dito. Let's welcome back, Mara. Mara. Baka relax ka ng konti kasi medyo maganda-ganda yung naipon ni Miss Evangeline na puntos. 133 points ang nakuha ni Miss Evangeline. Ibig sabihin, 67 na lang makakailangan mo makuha to reach the 200 mark. Good luck. Thank you. At this point, makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Miss Evangeline. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Nag-survey kami ng 100 babae. Ilang beses ka nagluluto sa isang araw? Go. 2. Prutas na nasa fruitcake. Peach. Noong bata ka pa, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Doktor. Anong meron ka ngayon na wala pa 50 years ago? Internet. Word na ka-rhyme o katunog ng song? Long. One more. Gong. Gong.
Let's go, Mara. Okay. Pati na lang, 67. Okay. Pati unahin natin, prutas na nasa fruitcake. Ang sabi mo, peach. Pwede ba? Naman yan. Pwede naman yan. Pero ang tanong, nasa survey ba yan? Survey? Wala. Strawberry ang top answer natin dito. Word na rhyme o katunog ng song, ang sabi mo, gong. Ang sabi ng survey dyan ay, long ang top answer. Nasagot niyo po, long. Anong meron ngayon na wala pa 50 years ago? Ang sabi mo, internet. Survey says. Good answer. Boom! Whoa! Cellphone. Cellphone ang top answer. Nasagot niyo po. Thank you. 29 to go. Nung bata ka pa, anong gusto mong maging paglaki mo? Mara, ikaw ba? Ako, veterinarian. Vet, no? Mahilig ako sa animals eh. Pero feeling ko very common yung doctor. Yan, di ba? Feeling pero ba, in a way, doctor din yun. Doctor. Ang sabi mo, doctor, yan din kaya ang nasa survey natin. Yung maraming tao gusto ko pong maging doktor, malalaman natin yan. Survey says... We did it, guys! Top answer doctor? Ay doktor. Top answer. Okay. At ang top answer sa ilang beses nagluluto ay tatlo. Nakuha po ninyo. Dalawa, may points yun. O wala. Meron din. Lampas na kayo. Lampas. Let's welcome back Team Vihandre at congratulations. Team Lopez, nanalo po kayo ng 200,000 pesos. Kara, ano masasabi ninyo? Sobrang thank you sa Family Feud and also, syempre, nabigyan na namin ng help yung Cerebral Palsy Association of the Philippines. So, very grateful. Salamat, Family Feed, for having us. Ayan, Cerebral Palsy Association of the Philippines, 20,000 pesos from our winning team. Congratulations, guys. At maraming salamat, Vihandre family. Maraming salamat. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo. Dito sa Family Feud. Yes, yes, sir!